taglamig sa ating skin, may hatid na perwisyo, ang panunuyo. Kaya bilang panangga sa malamig na panahon, narito na po ang mga affordable skin solution. Ang iba sa atin, love na love ang malamig na panahon kasi naman maginhawa ito sa pakiramdam. Ayon pa sa isang pag-aaral sa Harvard Medical School, nakatutulong ang cold weather sa paggising ng tinatawag na brown fat, isang uri ng taba na sumusunog ng enerhiya at asukal sa ating katawan upang makagawa ng init. Dahil malamig ang panahon, kinakailangan mag-produce ng ating katawan ng extra heat na siyang nagbo-burn ng calories. Kaya naman perfect time ito para mag-ehersisyo. Hindi rin kailangan mag-worry sa mga disease-carrying mosquito tuwing taglamig dahil ayon sa Hillcrest Medical Center sa Amerika, hindi hiyang ang mga lamok sa panahong ito. Sa katunayan, ang ilan sa kanila namamatay kapag cold ang weather. Pero ang cool and fresh feeling, hindi lang good news ang hatid sa atin dahil bad news pala ito sa ating skin. Kapag lumalabig ang panahon, definitely our skin gets drier. If it gets drier, magiging flaky ito, rough, at saka parang dull ang appearance niya. Kapag dry ang skin, pwede itong makapag-trigger ng acne at iba pang mga sakit sa balat. Pero hindi naman kailangan mabahala dahil handog namin mga solusyong magagaan sa bulsa. Sugod na! Hindi sa paborito ninyong beauty shop, kundi sa mga suki nyo sa palengke. Unahin ang mga kulay na makikinis at makukulay. Pati na rin yung mga malalago at magagaspang pero matitibay. Samahan din ito ng prutas na nagpapakinis ng kutis. Ang mga sangkap na ito ang gagawin nating natural moisturizers na mainam sa dry skin na dulot ng cold weather. Ito ang moisturizer na magpapabata sa itsura, ang Repolio Face Mask. Maghanda ng repolyo, rice flour at itlog. Hiwain sa maliliit na peraso ang repolyo. Ang tatlong kutsaritang tinadtad na repolyo, samahan ng isang kutsaritang rice flour. Kunin ang puti ng itlog at ihalo ito sa iba pang mga sangkap hanggang sa maging paste ito. Ibabad ito sa mukha ng 20 minutes hanggang sa manigas ito, saka ito manlawan. Yung cabbage mask na ginawa natin is actually rich in beta-carotene and vitamin C that can be used to lift the skin para ma-rejuvenate yung skin natin and to lessen the size of the pores kasi it can be also used as a tightener, skin tightener. Kapag dry ang skin, nagmumukha rin itong dull. Para manumbalik ang youthful glow, subukan itong carrot facial mask. Bukod sa carrot, maghanda rin ng honey. Balatan ang napakuluang carrots. Hiwain ito sa maliliit na peraso sa kadurugin. Haluan ito ng honey. Ibabad ito sa mukha sa loob ng 10 minuto. Saka balawan ng malamig na tubig. Ang carrot kasi, it removes dead cells, no? And it also heals tissues. So if you combine the honey and the carrot, mas madadagdagan yung anti-inflammatory effect, mas makaka-heal ng already irritated skin. Paghapdi naman ang nararamdaman sa dry skin. To the rescue naman ang banana face mask. Pagkabalat, hiwain ito ng maliliit at turugin hanggang sa maging paste. I-apply sa mukha at ibabad for 20 minutes. Ang saging ay nagtataglay din ng good bacteria na umaatake sa skin toxins. Ang banana kasi, parang nakaka-hydrate siya ng balat, lalo na pag ginawa mo ito into a mask, no? And if you combine it with honey, ang honey kasi is well known for its anti-inflammatory effects and for its healing effect. Problema nyo ba ang nagbabalat na skin? Para ito'y kuminis, ilabas na ang kamatis. Hatiin lang ito sa dalawa at ibabad ang kalahati sa asukal. Kapag medyo natunaw na ang asukal, pwede na itong ipahid sa mukha na parang facial scrub.
yung combination ng tomato at saka sugar can be used as a mild abrasive para matanggal yung mga flakes ng balat, no? Tapos tama-tama yung tomato kasi may antioxidant effect ito, anti-inflammatory and healing qualities. Kaya maganda silang combination for irritated skin na flaky. Usisoy naman natin ang powers ng patatas. Sa mahapding balat, meron daw itong cooling at soothing effect. Balatan lang ito at gayakin. Saka ipahid sa mukha bago matulog. So ang potato can soothe the skin kasi parang pag hinati mo yung potato, may cooling effect siya kasi malamig yung loob ng potato eh. Pero kung may pagka-combo naman ang balat mo, heto ang sayo. Ang lemon at honey na best for combination dry and oily skin. Hatiin lang sa gitna ang lemon sa kalagyan ng honey. Perfect ito sa nose area kung saan naiipon ang flakes. Yung isa pang dry skin, isa pang oily skin. So, it's used for combination skin para para hindi masyado madagdagan yung irritation kapag nagda-dry talaga yung skin mo. Para tuloy-tuloy ang pagpapabeauty, samahan na ito ng do-it-yourself facial massage. Step 1. Ilagay ang palad sa noo. Lagyan ito ng pressure at i-release ang tension sa noo sa pamamagitan ng paggalaw ng palad ng paikot. Gawin ito sa loob ng 10 segundo. Step 2. Dahan-dahang ipanghagod ang palad papunta sa temple o sentido. Masahin ito ng may bahagyang diin. Ulitin ng 2-3 beses. Step 3. Ilagay ang palad sa ilalim ng cheekbones at masahin ito papuntang tenga. Step 4. Ilagay ang thumb sa ilalim ng panga at ang index finger sa ilong. Igalaw ang kamay pataas papunta sa tenga. Step 5. I-massage ang likuran ng mga tenga pababa sa neckline. Ulitin ng 5-6 na beses. Ito naman ang perfect beauty massage bago matulog. Pagdikitin ang mga palad at sa pamamagitan ng rubbing motion, painitin ang mga ito. Ipatong ito sa mga mata at ulitin ng 3 beses. Makatutulong ito sa pagre-relax ng balat na nakapalipot sa mata. Yung mga massage naman natin na ginagawa natin sa face, ay nakakatulong ito ng malaki, no, para revitalize ang ating balat, no. First of all, massage can dilate the blood vessel. So, pag nagdilate ang blood vessel mo, more blood will go to that area. Dahil all organic at natural ang ating mga pampabeauty, pwede itong gawin ng daily. Di na kailangan mag-worry sa pamamili ng beauty products na hindi kasya sa budget. Sundan lamang ang aming mga home remedy at siguradong mapapasa inyo ang skin na healthy.